sanitize ka na pero walang ads na lumalabas. Bakit kaya? Hi guys! It's Amy and welcome back to my channel. At kung bago ka sa channel ko, please huwag mo kalimutang mag-subscribe, hit ang notification bell button para lagi kang updated sa mga uploads ko. For today's video guys, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa mga monetization icon. I-explain ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng mga monetization icon na makikita nyo sa inyong YouTube channel. And tuturuan ko rin kayo kung paano nyo ma-maximize ang mga revenue nyo every time na nag-a-upload kayo ng mga videos. Marami kasi sa atin ang hindi pa nakakaalam kung ano nga ba ang mga ibig sabihin nito. Today, iisa-isahin ko sa inyo ang mga monetization icon para may idea kayo once na na-monetize kayo or pag-monetize na kayo. Napaka-importante guys na alam nyo yung mga icons na lumalabas sa channel nyo or sa YouTube account nyo para alam nyo kung talagang na-maximize nyo yung mga revenues nyo. So guys, uumpisahan natin sa dollar sign na kulay green na nakalagay is on. Ibig sabihin niyan is monetize ang video at may ads na tumatakbo sa mga videos nyo. Okay, next icon naman natin guys is yung yellow dollar sign. Ang ibig sabihin is limited or no ads. Ito naman yung mga videos nyo na hindi suitable for most advertisers. Nangyayari to guys dahil sa tingin ni YouTube, hindi advertiser friendly yung videos nyo. Siguro dahil may mga profanity or may mga nudity or sometimes may mga violence na included dun sa mismong videos nyo. Ngayon, kung sa tingin nyo nagkamali si YouTube na minsan ay nangyayari dahil system naman ang nagre-review nito, pwede kayong mag-request ng human review para ma-check ni YouTube kung talagang ang hindi advertiser friendly yung video nyo. So, ang gagawin nyo lang is itatap nyo yung request review. Pagkatapos, i-click nyo or ititik nyo yung nagsasabing I have double checked that my video satisfies YouTube advertiser friendly guidelines. Tapos, i-click nyo na yung request review. It will take like 24 to 48 hours para i-review nila to. Then, mag-i-email sa inyo si YouTube about sa resulta ng review. It's either na-meet nyo yung requirements at suitable for most advertisers yung video nyo, kaya pwede na nilang lagyan ng ads, or talagang hindi nga siya suitable for most advertisers, kaya hindi nila pwedeng lagyan ng ads. So guys, ganito yung email na marireceive nyo kay YouTube. Nakalagay doon kung ano yung result ng human review. Tapos, automatic na siya malalagyan ng ads. So, automatic na mag-on na yung ads niya and pwede nyo na siyang ma-monetize. Next icon naman natin guys is yung gray dollar sign na nakalagay is off. Ito naman is you choose to off the monetization. So walang ads na tatakbo dito, but anytime pwede nyo siyang i-on. So i-click nyo lang yung on dun. Tapos after nun magkakaroon na siya ng ads and mag-start na siyang ma-monetize. Take note lang guys na kapag ang video nyo is less than 10 minutes, si YouTube na mismo yung naglalagay ng ads sa video. So it's either before ng video or after ng video. Ngayon, kung more than 10 minutes naman yung videos nyo guys, meron kayong option doon para kayo ang mismong maglagay ng mga ads. So may tatlong option doon. Una is yung before the video, after the video, at yung pangatlo is yung during video. Ito yung mid-roll ad breaks guys na pwede nyo siyang i-manage. Ibig sabihin, pwede nyo siyang i-manually na ilagay sa videos nyo. So, ang gagawin nyo lang is i-click nyo lang yung place manually. So, ayan, makikita nyo na pwede kayong mag-add ng mga breaks or ng mga advertisement. It's either sa gitna, sa unahan, or sa dulo. So, mamimili lang kayo dyan. Makikita nyo rin yung mga timings. So, i-click nyo lang yung ad break. Tapos, pagkatapos nun, i-click nyo yung continue. And then, save.
Eto guys yung kagandahan kapag ang videos nyo is more than 10 minutes. Ibig sabihin na ma-maximize nyo yung mga revenues dahil nadadagdagan nyo yung mga ads. The longer the video, the more ads na pwede mag-appear sa videos nyo. Next icon naman natin guys is yung dollar sign na yellow tapos ang nakalagay is on. Usually lumalabas to sa mga cover songs, sa mga video na may cover songs. Pumayag yung may-ari ng song na i-upload nyo siya pero share kayo ng revenue. Next na icon natin guys is yung dollar sign na red. Ang ibig sabihin naman ito is naka-on yung monetization niya pero hindi mo siya pwedeng ma-monetize dahil copyright claim to. So hindi pumayag yung may-ari ng video na i-monetize mo siya. Ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung suitable pa for advertisers yung mga videos na i-upload nyo pa lang. So, bago nyo i-upload yung video, ganito ang gagawin nyo. So, pipili lang ako ng video na i-upload ko. Ito na lang. Yung maikli lang. So, lalagyan ko lang siya ng title. Farewell. Kasi ito yung last video ko nung sa trabaho ko. Tapos, lalagyan ko lang siya ng description. So, okay lang na kahit ano munang ilagay natin kasi sample lang naman to. Pwede ko naman siyang i-edit later on. Pwede nyo siyang i-edit, lagyan ng tags, ng description, or kung ano-ano pa. So make sure lang guys na itong video na to is naka-private or unlisted. So hindi pa natin siya ipapublish ha. Private pa lang siya. So upload na natin siya. The reason why ginagawa natin to guys is para makita nga natin kung suitable to for advertisers, kung malalagyan siya ng ads. Kasi 'di ba, alam naman natin na once na pinublish na natin ang isang video, hindi na natin siya pwedeng i-edit. So sometimes merong mga problema like for example, copyright claim siya or merong mga hindi angkop sa mga batang manonood, so pwede siyang maging copyright strike or talagang hindi malagyan ng ads, yung tinatawag na limited ads. So after mo siyang i-upload, tignan mo siya ngayon dun sa may YouTube studio mo. So makikita mo dyan, dahil since naka-private siya at hindi pa natin in-on yung monetization, naka-off yung monetization niya, i-on mo lang yan, pero wag mo pa siyang ipapublish. Yung monetization pa lang, i-on mo siya. Tapos, after nun, i-refresh mo lang siya. And makikita mo na dun, magpapakita sa'yo dun, under monetization is checking or ad spending. So, it will take like around 20 minutes para i-check ni YouTube kung talagang advertiser friendly yung video mo at kung malalagyan siya ng ads. This is one way guys para ma-maximize natin yung revenue ng mga videos natin. And hindi na tayo paulit-ulit na mag-upload ng mga videos. Ngayon, kung may mali, for example, copyrighted siya, pwede naman na natin siyang i-edit. So, meron akong video dyan kung paano may edit yung mga copyrighted music. Panoorin nyo na lang kung may time kayo. And for example, merong mali sa video nyo, pwedeng-pwede mo pa siyang i-edit kasi nga, naka-private pa siya. Ngayon, if ever na okay na siya, suitable siya for advertisers, doon mo na siya pwedeng i-publish. Again guys, bago nyo siya i-publish, i-double check nyo muna yung monetization niya. Kung more than 10 minutes siya, make sure na nakalagay maigi or maayos yung mga ad breaks para talagang ma-maximize mo yung revenue ng video mo. It's always okay to ask or mag-research kayo para naman nagkakaroon kayo ng idea kung anong mga dapat gawin. At isang tip ko lang sa inyo guys, once na na-monetize ng account nyo, please, you have to check your videos one by one. As in literal na one by one. Kasi hindi automatic na mamomonetize lahat ng mga videos nyo. Kailangan nyo siyang iset one by one sa bawat videos nyo. I hope you enjoyed this video guys. And if you did, please don't forget to like, share, and subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod kong video. Maraming salamat! Bye!